Hi guys, it's me again, Nicole, your go-to Bulacan Realtor. This is a quick update, guys. Syempre sa nag-uumpisa na pong unit construction dito sa North Grove Hills. Ipapakita ko siya sa inyo, guys, and also answering FAQs and important reminders, okay? Nandito ako, nakapeso ako sa taas. Umakyat ako from that stairs. This is the tree park. So, just to give you an overview, yun yung ating tatlong model unit, diba? Tapos ito, this is block, kasi yan yung amenity area, diba? Model unit sa harap niyan, block 15 yung model unit, sa harap nun yung amenity area, swimming pool, covered guard park, sports and playground, function hall, and that's the entrance gate, right? Entrance gate. So, here, nag-start na tayo dito sa block 21, kasi 21 to nakikita ko eh. So, ito yung unang nagkaroon ng clearance. Block 21, block 22, and nakikita ko na rin yung mga parang nakapwesto na inaayos na foundation dito sa block 23. So, 21, 22, 23. Okay, guys. So, tara, pakita ko sa inyo yung construction update na rin. Samahan nyo ako habang ako'y naglalakad. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to like and subscribe to my channel, guys. It's around 4:20 p.m. Napakaganda po ng ambience dito at ang ganda ng araw dito sa North Grove Hills, Barangay Katmon, Santa Maria, Bulacan, di ba? Ayan. So, Dolmar Land, 51 years in the real estate industry. Syempre, guys, dito, unang-una talaga, ano, ayoko lang masyadong lumapit, baka pagalitan ako kasi ano eh, kapag may mga construction update, syempre for safety purposes, dapat hindi tayo masyadong lumalapit doon. So, medyo iso-zoom-zoom ko na lang ng konti, guys, diba? So, ayan, oh, diba? Antaray. So, just to let you know, guys, 6 months yan. So, kung abuti man ng 8 months, so, palagay mo, 6 to 8 months, ganun. Ay, wow, November, December, not that much. Oh, wow. Pag Oakwood pala, fina 5 months lang nila. Kasi nga, ang Oakwood is bungalow. So, Oakwood, let's say 5 to 6 months, okay? Just to be safe. And then for Redwood and Aspen, 6 to 8 months, okay? Yan po yung sa total nung pagtayo ng bahay mula paghukay ng lupa, pag-setup ng inyong foundation, hanggang matapos siya, interior and exterior. So, guys, yun po siya, ha? So, answering frequently asked questions. Ano bang ibig sabihin nun, guys? Gusto kong malaman, sabihin sa inyo, guys, na baka yung iba sabihin nila, oh, block ganito ko, ganyan na, tapos na rin ako ng down payment. O baka meron pang kiniklear sa inyong document si developer, may kailangan pa kayo mag-reply, or baka naman yung certain block na yon is nire-ready pa. So, ganun siya, guys. So, ibig sabihin, na-clear na tong block 21, 22, and block 23, na-clear na siya at na-issuehan na nung building permit na papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung ibig ko sabihin dun. Kasi lahat dito pag tinatayo, diba, may mga building permit. Pag may clearance na, okay, ready nang itayo. So, ito siya, guys, yung ibig ko sabihin. Guys, for your reference, papakita ko yung mga building permit para sa mga itatayong units natin. Ayun, nakalagay siya dito. Para may Oakwood, Redwood, saka Aspen model. Mga naunang building permits na na-secure ng ating developer Don Marland para sa pag-uumpisa ng unit construction dito sa North Grove Hills. Alright, and also additional information, guys. Normally kasi, kapag natapos na yung client ng kanyang down payment, whether full down payment man yan or yung sa installment, diba? Tapos nag-ready na yung block, give developer at least 3 months na makapag-assign ng contractor sa unit mo na itatayo, kasi bawat unit ito may mga assigned contractor yan, di ba? So sa mga time na yan na ano, kapag check nyo yung email nyo, baka naman mamaya sabihin nyo, ba't hindi ako kinokontak ng developer, ganyan, ayun pala, ang tagal-tagal nyo mag-reply sa email, guys, okay? That's why I want to also create this video, not just to give you an update for the ongoing construction, I want to give you some important reminders. It's important not to always check your email, go to your spam email, and also spam mails, and also baka full na yan. Kasi nangyari sa akin natin, punong-puno na pala, diba? Kaya hindi na pumapasok yung mga bago at importanteng emails, magbura ka na, guys, baka ilang taon na yan hindi ka pa rin nagbubura ng mga useless naman na emails or mga spam emails dyan. Spam mails mo dyan. So i-check nyo, guys, kasi baka mamaya yung assigned officer nyo hindi kayo makontak-kontak. Please naman, guys, pag kinokontak kayo ng inyong assigned officers from Dolmar, sila po dapat mag-reply kayo. At also, guys, kung feeling nyo naman eh may kailangan kayo tapos hindi nagre-reply, kung nag-email na kayo or nag-call na kayo, guys,
after, siguro syempre kasi isang assigned officer sa Dolmar ay marami silang hawak na accounts, baka hundreds of accounts, diba? So, wait for a week, siguro 1 week wala pa ring reply, okay? So, kung sino man yung realtor nyo, i-chat nyo and then let them know na, get in touch kayo, be proactive. Yun lang ibig ko sabihin, be proactive para ma-follow up din nila. So, the moment na magpa-follow up ang realtor or ang salesperson is kung hindi responsive sa inyo si Dolmar. Kasi si Dolmar, meron silang mga staff talaga. May mga, lahat po dito, may kanya-kanyang account officer. Ganun po yun. Okay? So, if you need anything, guys, yan, okay, reach out to your account officer. Yung mga payments nyo, huwag nyong kakalimutan na hindi po yan automatic. Kailangan, kung naka-assign, naka-schedule kayo or naka-option kayo na dapat nagbabank transfer, dapat kayo po ay nag-i-email sa cashier at dolmar.com.ph ng inyong mga resibo. Kasi baka naman bayad kayo ng bayad, walang acknowledgement or walang resibo. Pag may delay yung resibo, guys, okay, mag-alala kasi kung nasa inyo naman yung proof of payment na yan, guys. All you need to do is to follow up. Follow up lang kasi diba syempre sila cashier, libo-libo yung accounts na hawak nila. Minsan nade-delay, may delay lang yan. Pero wait lang natin, magre-reply at magre-reply yan sa'yo, guys. Kailangan mo lang ipakita at mag-follow up ng mga proof of payments mo, guys. So ganun po siya. Tulungan po tayo dito, guys. At yan, napakita ko pa rin ang pag-construct dito. Ang ganda talaga ng weather ngayon. So, ano pa ba yung mga important reminders na pwede kong maibigay sa inyo, guys, no? Ayun, pag OFW, guys, baka naman magto 2 years na yung mga requirements mo, yung SPA, hindi mo pa naasikaso. Oh my gosh. Guys, ha, important reminders. Kung naka 2 years na kayo ng DP or magto 2 years na kayo mag-DP, yung mga lacking documents nyo, asikasuhin nyo po. Mag-email na po kayo sa Dolmar. Email nyo sa Dolmar, sabihin nyo, ano pa po ba yung mga kulang kong requirements, sabihin mga updated requirements sa kailangan nyo. Ganyan, o, diba? Para naman, kung sa SPA naman, o, kung si Dolmar ay mayroong format, i-email naman yan sa inyo ng account officer sa kailangan nyong SPA documents, diba? Kung baga, guys, ipapasok to sa bank or pag-ibig kapag patapos na or tapos na yung unit eh. Kasi hindi naman yan na-aprubahan ng walang nakatayo ng lupa, di ba? At least buo na nakikita na kasi chini-check yan, ini-inspect yan whether bank or pag-ibig, di ba? If you want to na magpa-pre-approval sa banko, pwedeng-pwede po yan. Kay bank kasi is walang problema magpa-pre-approval. Basta complete requirements ka, you have all you need to do is to contact your account officer. Always contact your account officer kung kayo ay may mga ganong request or may mga kailangan. At syempre, sa mga kailangan ng co-borrower, for example, yung income nyo is medyo kapos pa rin hanggang until now, tapos matatapos na kayo ng down payment. Kung kailangan nyo ng co-borrower, guys, email nyo na rin si Dolmar kung na-update yung mga sweldo nyo or salary nyo or proof of income nyo. And then, yun nga, yung status nyo, kung single tapos naging married, diba? Yung mga ganyan. And then, yung sa co-borrower. Ha? Importante yun. Kung kailangan nyo ng co-borrower, kung kapos sa required income, let your account officer know and then i-ready nyo na rin yung ID at saka yung proof of income na magiging co-borrower nyo na yun, di ba? And sa as much as possible, family member yung ating co-borrower. If not, naman, ipa-check nyo muna sa account officer nyo, for example, kung ano man yung relationship nyo doon sa magiging co-borrower nyo. So, ganun siya, guys, okay? It's important to always communicate, okay po? Para yung walang misunderstanding. At saka hindi rin kayo nahihirapan. So, ganun po siya, guys. So, don't forget to hit like and subscribe to my YouTube channel. Okay? This is just a quick update sa ongoing construction na nag-uumpisa na po. Na nag-start na para sa couple of units dito sa certain blocks. Dito po sa North Grove Hills. For anything or tripping, reservation, online reservation lang tayo. Contact me. Viber, WhatsApp, 0917-114-2422. And I have a website. My website is my name, www.nicoleshane.com. Ayan, guys. Maraming salamat ulit sa inyong time. I hope to see you all soon and have a nice day.